Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin sa banal na mukha ni Jesus. Banal na mukha ni Jesus, Ikaw ang aming kagalakan. Banal na mukha ni Jesus, Ikaw ang aming kalakasan. Banal na mukha ni Jesus, Ikaw ang aming kalusugan. Banal na mukha ni Jesus, Ikaw ang aming katapangan. Banal na mukha ni Jesus, Ikaw ang aming karunungan. Banal na mukha ni Jesus, presensya ng Diyos Ama. Ipagkaloob mo ang mga biyayang kailangan namin. Banal na mukha ni Jesus, sinamin ng iyong mapagmahal na puso. Tulungan mo kaming maging tulad mo. Banal na mukha ni Jesus, kaloob ng banal na Espiritu Santo, ipakita mo sa amin ang iyong pag-ibig. Banal na mukha ni Jesus, labis ang kalungkutan, ipagkaloob mo ang aming kahilingan sa pamagitan ng iyong biyaya. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, narito si Sister MJ ang makakasama ninyo sa araw na ito. Nasa 19 na tayo ng episode ng Catechesis Disease. Pero bago tayo magpatuloy, mag-comment muna kayo ng present sa video na ito para alam namin na kasama namin kayo. Bigyan nyo nga sa sister na masayang ngiti. O, ayan, ibig sabihin, handa na kayong makinig. Pag-uusapan natin ngayong araw ang tungkol sa kapatawaran ng mga kasalanan. Sa ating hashtag Baliktanaw, naalala niyo ba ang topic natin tungkol sa simbahan noong Biyernes? Sa episode 18, sinasabi na tayong lahat ay bahagi ng simbahan. Lahat tayo ay makasalanan, pero pwede maging banal. Ano nga ba ang kasalanan? Tingnan ninyo ang mga bagay sa loob at labas ng inyong bahay. Meron ba sa bahay niyo ang hindi pwedeng galawin? O hawakan? O paglaruan? Halimbawa, mga babasaging baso o mamahaling kagamitan tulad ng flower vase o kaya naman ay paintings o gamit ni mama, papa, ni ate at ni kuya. Bawal silang hawakan o galawin o paglaruan kasi iniingatan. Pero kapag tayo ay pasaway at nakialam pa rin, yan ay pagsuway na sa utos at pagkawala ng respeto. Ipinapakita roon na hindi tayo mapagkakatiwalaan. Yan ang kasalanan. Ang kasalanan ay pagsira sa ugnayan. Sa simpleng pagsasalarawan, tayo ay nilikha na nakaharap sa Diyos. Pero kapag tayo ay nagkakasala, tayo ay tumatalikod sa Kanya. Sa bahay, ayon sa magandang ugnayan o samahan, dapat pakialaman ang gamit ni na mama, papa, ate at kuya. Pero kapag tayo ay pasaway at nakaalam pa rin, nasisira ang ugnayan na iyon. Tayo'y nagkakasala. Paano naman tayo nagiging banal? Tama! Magmahal at kasama sa pagmamahal ang paghingi ng tawad at magpatawad. Tingnan natin kung ano ang mangyayari kapag tayo ay magpapatawad. Maglalaro muna tayo. Alam kong gustong-gusto ninyo maglaro. Handa na ba kayo maglaro? Simple lang ang ating laro. Sige, tawagin din ang mga kasama niyo sa bahay. Sina mama, papa, lolo, lola, ate, kuya, o kahit yung mga kaibigan ninyo. Oh, may hawak na ba kayong bola? Kung may hawak na kayong bola at handa na kayo, sige, simulan natin ang laro. Pero bago yan, ipapakilala ko muna sa inyo ang mga kasama natin sa larong ito. Sister Nita, si Sister Judy, si Sister Glenda, si Sister Susan, at si Sister Myra. Handa na ba kayo? Sige, simulan na natin. Magporma tayo ng pabilog. Ibibigay ang bola sa isang player. Ipapasa ang bola sa katabi niya sa kanan habang tumutugtog ang musika. Kapag tumigil ang musika, titigil din ang pasa ng bola. Ang sino pa may hawak ng bola ay tatanggalin sa bilog kasi talo na siya. Handa na ba kayo? Simulan natin!
Kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo nang ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibi, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumaon, na may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalutlok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.